Meanwhile, boring? Mapagawa kaya ng vlog tungkol sa aking maxzone aggressor na nang may mapala naman ng aking mga viewers sa akin. Let's go! So magandang hapon sa inyong lahat. No, mga idol, meron tayong bagong tabas. Meron tayong bagong style. So, huwag nyo nang pansin na nambok. Kung di bagay is kayo nang balang sumagot dyan. So, nagpaalbo tayo kasi titipid eh. Matagal gupitan ulit pagka ganito yung buhok. No, so itong video na to is about sa ating hub. Ano? I-update ko kayo kung ano na bang nangyayari dun sa ating hub. Kung ano na bang mga issues. Ano ba yung napapansin ko. At sa 4 months. 4 months ko na siyang ginagamit, guys. Hindi ko pa siya nare-repack, guys. Hindi ko pa siya na hindi ko pa siya na lilinis. Hindi ko pa napapakalman yung loob. Nung napakabit. Kasi wala pa ako nung pambaklas. Yung thread na pumipigil dun sa kaset para mahugot. So pagka nakabili ako nun, sa tingin ko gawan ko ng video, no? Kasi para may quick tutorial ba, para meron kayong matutunan sa kung paano ba yung paglilinis at paano ba yung proseso ng paglalagay ng grasa dun. Pero hindi ko sinasabing yung proseso na paglilinis na gagawin ko is yun yung proper. Pero yun kasi yung nalalaman ko at saka lalagyan lang naman ng grasa yun. Kaya ako ginawa tong video na to, guys, kasi sa ating YouTube channel merong mga nagtatanong kung kamusta na daw yung hub, ano na ba daw yung nangyayari, ano na ba daw yung issue ng hub, ganyan. Ano pa yung mga tawag, hindi nyo makita, pasensya na kasi meanwhile kung ano na ba yung problemang kinaharap ko. So ito yon, meron tayong 5 katanungan na sasagutin at yon. Ang unang tanong, idol, kamusta na po yung hubs? Okay, so kamusta na ba yung hub? Matibay yung hubs. Okay, hindi pa na uga yung mga bearings kahit 4 months ko na siyang ginagamit nang wala siyang repack. Guys, totally wala talaga akong ginagawa dun kasi hindi ko pa siya nababaklas. Wala pa akong pinapakalman sa loob nun. At yung tunog niya, pansin ko lumakas siya. At wala na akong naging yun lang yung update pala. Pero yung issue, meron akong mga issue doon. So yun yung katanungan sa susunod. Okay, ano ang mga naging sira ng hub? Sa totoo lang, idol, walang naging sira ang hub. Walang problema. Wala pa akong, hindi ko pa nararanasan yung madalas na pag kabyos or yung pag chain skip ng kadena, kasi isa yun sa rason ng pag kabyos ng kadena or yung pagtalbog ng kadena, kasi yung bearing mo is nauga na. So hindi ko yun madalas nararanasan kasi 4 yung bearing niya sa loob doon sa hulihan, doon sa merong kaset, doon sa cog. Okay, kasi sa harap 2 lang yung bearing. Pero sa likod, 4. At anong naging sira? Wala. Wala, idol. Matibay siya, hindi pa siya nangungupas. Yung mga design niya, yung mga sticker na... Hindi naman sticker yun. Sa tingin ko, hindi sticker yun. Kasi talagang talaga siya. Naka-imprint talaga siya doon. Hindi siya yung dikot-kot, kumbaga. So, wala akong naging issue sa hub. Walang nasira. Hindi pa nabagsak yung pauls ko kahit ganun. At yung tunog niya is lumalakas. Okay. And then, number 3. Question number 3. No, idol. So, hindi nyo ako makita. Nagpo-focus masyado.
Okay, question number 3. Anong mga problema na na-encounter mo? Okay, na-encounter ko sa paggamit ng maxzone aggressor hub. So, yun ay yung ano, ito madalas nyo itong mararanasan pagka naka-6 fouls. Hindi ko lang sure sa iba. Pero yung sa akin, ang problema, di kuwari, napidala ko na mabilis. Once na nag-free wheel ako, yung chain nalapat dun sa ano, dun sa chain stay ng ano, minsan lumulubog pa. At ano ba? Mag-insert ako ng video dito. Ito guys, oh. Kita nyo. Lumbay, 'di ba? Madubi lang yung bike ko pero yun yung pinagasgas niya. Ayoko nga linisin kasi nalabas yung gasgas eh. So, yun lang guys. Ito pa yung isang issue, yung ang yan oh, nalapat guys, so wait lang, focus lang natin, di ba? So yun guys, yung isa niyang issue, tsaka yan, masakit na kinalabasan nung paglapat nung chain dun sa prehab, dahil nga sa ano, yun nga yung isang issue ng maxzone aggressor eh. Kasi pagkabili mo, ganun na yung magiging issue niya, yung parang nalapat yung chain stay. Eh, yung chain, masyado siyang nababa. Kuwari, ito yung chain stay, tapos ito yung kadena. Pagka napedal ka, tigas yan, mataas. Di naikot yung kadena, na ganyan, naikot. Pero once na nag-pre-wheel ka, yung kadena, bababa. Nalapat dito, nalapat sa chain stay. Tapos nalusot dun sa gulong. At saka sa chain stay. So, kinakain nung gulong yung kadena, so yung kadena nagasgas dun sa frame, which is yun yung pinaka masakit at pinaka hate kung nangyayari tuwing nagbabike ako. So yun yung pinaka ano, issue na na-encounter ko, yung pinaka problema na na-encounter ko sa paggamit ng aking maxzone. Pero sa tingin ko, once na na-repack ko yan, magiging okay na yan, magiging smooth, hindi nalalapat siguro yon. Pero bababa at bababa yan kasi pre-wheel yan eh. So, number 4 na question is, ano? Wait lang. Idol, worth it ba yan? Itong kasagutan dyan, idol. Sobrang worth it niya. Okay? Sobrang worth it niya dahil sa murang halaga. Kasi, ang SRP niya, suggested retail price, is, ano? 3K. Pero, binebenta siya ng 2.7, mga ganon, 2.7, 2.5, 2.4, pero na-order ko siya ng 2.4, kasi nakabawas pa ako, naka-minus, tapos anti-ibay niya, kasi sa pagkakaalam ko, made in Taiwan yan eh, yung maxzone aggressor hub na yan, tapos ganyan pa ko ka-quality, hindi siya sa pahina, sa paglakas yung tunog niya, yun yung maganda doon na ano, kumbaga mas na-aware yung tao sa paligid mo pagka medyo maingay yung hub mo. So yung akin naman, pero kung ikaw compare mo siya sa mga hubs na kagaya ng Speed 1, merong ano eh, sa weapon ba yun? Yung sobrang lakas ng tunog. Basta yun, na ano, na pag kinumpare mo siya, talagang hindi siya kasing lakas nun. Pero medyo kasing lakas lang. Kumbaga, hindi siya ka-level kasi yung Speed 1 Torpedo yata yun, yung sobrang lakas ng na hub. Tapos pagka-kinumpare mo siya doon, malayo. Malakas talaga yung Speed 1 Torpedo eh kasi, pero yung presyo, tignan mo naman yung presyo. Kasi sa Speed 1 3K 'yun. Hindi pa suggested retail price 'yun, ha. Hindi pa SRP 'yun. Eh yung sa maxzone, SRP na yung presyo nung ano, pero worth it siya, sobrang worth it niya guys, wala akong masasabi kasi yung akin, yung issue sa akin, yung pagbaba nung chain, kaya siya kinakain nung ano, gulong, is kulang lang yan sa repack, kulang lang sa linis, ganyan, kasi isang factor talaga yun, yung hindi smooth yung ikot nung ano, nung mga pawls sa loob, yung kumbaga masyadong nakapit, yun kasi yun eh, kasi yung spring nga niya matigas. Okay, at saka pala ang isa pang issue niya is yung kware, ang sa iba pag inikot mo
yung pedal, di kuwari nakapark yung bike mo then nakasabit or ano or mini-maintenance mo, pag nakasabit siya iniikot mong ganun tas pinrewheel mo tas binitawan mo yung pedal, sasama yung pedal, iikot din. So isa din yun sa ano issue, pero sa akin hindi ko na inaano yun na issue yun, pero kasi para sa iba issue yun kasi parang inedit daw, issue daw yun, inedit daw. Pero guys, pagkabili nyo ng Maxzone Aggressor, yun agad yung mangyayari kasi yung spring niya matigas talaga, magandang klase, tsaka sa pagtagal, sa paglakas, ganun. So, tsaka 6 pulse siya guys ha, 6 pulse sa 2.4, sa Shopee ko nakuha yung akin, nakabawas ako. Yung ano, yung link neto is nandun sa pinaka video, yung link nung Shopee, nandun sa pinaka video nung review ko sa hub. Kunin nyo na lang doon, pindutin nyo na lang yon para kung o-order man kayo ng Maxzone Aggressor, is yun na yun, nandun na yun. Okay, nasiraan na ba ako ng fouls. So guys, tatapating ko sa kayo. Sa kutob ko guys, hindi pa ako nasisiraan ng fouls, hindi pa lumulubog yung fouls ko kasi nga kapit na kapit nga eh. Matibay nga yung fouls eh, yung spring ng fouls eh. Kasi pag nasira yan, sa tingin ko lulubog yun. Kumbaga masisira yung spring tapos lulubog na yung fouls, hindi na siya kakapit. Kasi kung mahinang klase yan, hihina yan. Pero hindi ko naman sa, meron kasi mga hub na ganun eh, yung pagkabili mo malakas ang tunog pero sa pagtagal na hina. Pero matibay din naman, merong ganun na hub. Okay, pero mas ibig sabihin lang nun, pagka ang spring mo is, or yung pag ang sound nung hub mo is lumalakas, ibig sabihin lang nun yung spring na nakabit dun sa hub is matibay. Okay, so mayroon ding nagtatanong pala sa ano, sa mga ano yun, ano bang pinagkaiba ng tread type sa cassette type, no? So basican lang natin yan idol. Ang ano, ang cassette type is yung cogs is sinasalpak lang sa prehab. Kuwari, teka lang, kunin ko yung ano ko, yung aking hub doon na cassette type, yung stock. Wait lang ha. Meanwhile. Okay, so nakuha ko na. Ito idol, ang cassette type. Okay? Wala kasi akong tread type eh. Ito yung stock na hub ng aking Tosic Brandon. So ito, na ang issue nito, wasak yung foul sa loob. Bumigay kasi pinantitricks ko. Kalokohan ko eh. So ito guys, so mabalik tayo. Ito guys yung ano, yung cassette type. Ito yung prehab body, ito yung hub, tapos ito yung kabitan ng rotors. So ito yung ano, prehab body na kung saan pinapasok yung cogs. Ito ang cassette type na hub. Ang tread type walang ganito. Hindi mo mapapalsak ang tread type na cogs sa ganito. Hindi mo po magagamit idol. Kasi ang tread type, okay, tread type, yun na yung, kumbaga, yun na yun, tinetread siya, iniikot. Hindi siya yung sinasalpak lang, nakagaya nito. Kasi ito sinasalpak lang, tapos, kita nyo to guys, yung parang pinaka, ano niya, naku, labo, sayang. Meron kasi dito, na ano, tread guys, eh, dito, sa pinaka dulo nito, dito sa baba, sa loob, na meron niyang pangharang, pampigil, na, pagka, ano, pagka isinalpak mo yung cassette, isusunod mo yung cover na yung ite-tread mo para panghigpit. Preload yata ang tawag doon, preload cap ng ano, ng prehab body. Yun yata ang tawag doon. Hindi ko sure ha, pero guys, ito ang cassette type at ang tread type, hindi na kailangan noon, nung taklob-taklob na yun. Okay? Kasi itine-tread na mismo yung pinaka ano eh, pinaka cogs eh. Tsaka sa cogs, sa tread type, yung sa cogs niya, nandun yung fouls.
nasa cogs yung fouls. Pero dito, ang fouls nasa loob nito. Nasa loob nitong prehab. So, kung tatanungin mo naman ako, ano ba ang mas maganda? Yan ay, para sa akin, ito guys. Cassette type. Bakit? Sabi mo, yung mas matibay naman yung thread type. Kasi naka-thread na yun eh, no? Sasabihin mong ganun. Kasi idol, ito, kahit hindi naman yung tinetread, meron naman dito na na-tinetread din. Which is safe yon. Safe din to. Tsaka, in-engineer to eh. Bago to ilabas, pinag-aralan tong mabuti. Okay? Itong mga ganitong klaseng pyesa. Yung mga Shimano, yung mga RD, yung mga FD, yung mga pedals. Bago yan ginawa, pinag-aralan muna yan. Yung mga cleats, pinag-aralan muna yan. Okay? Hindi yan basta-basta na ipapagamit sa'yo. Kasi kung basta-basta yan ipapagamit sa'yo, mapapahama ka. Okay, so, ito, kaya itong pinili ko na tawag dito na mas better kaysa sa thread. Kasi ito guys, upgradable. Okay? Sa thread type kasi, kung magpapalit ka ng speed, bibili ka nung... So, kumbaga parang mas mahirap yatang hanapan. Nakumari, 8-speed na thread type na cogs. Tapos mag-upgrade ka to 10-speed na thread type na cogs. Parang ang hirap maghanap nun. Parang ang wala nun eh. Pero hindi ko sure guys ha. Kung meron man, sabihan nyo ako. Para malaman ko din. Give and take tayo guys. So dito naman, ang kailangan mo lang, which is yung mga piyesa na inilalagay ito dito sa cassette type na hub, is very popular na. Very common na guys. Kahit saan bike shop, parang makakapagtanong ko, meron po kayong cassette type na ano, na 10-speed o kaya 9-speed, ganyan. Kung gusto nyo, akin kasi, yung sa akin kasi, is 8-speed. So, pala ko mag-upgrade into 11 o kaya 10. Kasi okay na naman yun. Hindi ko na naman kailangan ng masyadong speed eh. Nasanay nga ako sa 8-speed eh. So, pag nag-upgrade ako ng 10, malaking jump na yun para sa akin. Malaking ng adjustment yun. Which is napakaganda nun. Okay, so ito guys, pag ako nag-upgrade, for example, pag ako nag-upgrade ng 10 speed, yung cogs na nakalagay dun sa hub ko ngayon, dun sa maxzone aggressor, huhugutin ko lang yon. Tapos, napakadali pa guys, kasi tatanggalin mo yung preload cap yata dito, yung preload cap dito na nagpipigil para mahugot yung ano, yung cogs, tatagtagin mo yon. Once na natagtag mo yun, huhugutin mo na lang to. Pag sa thread, kung may proper tool ka, ang hirap nun. Kasi, meron ka pang pupukpok yung nagagawin. Pero kung may proper tool ka, madali lang din. Kung may proper tool ka. Dito, bibili ka lang din nung parang isinasalpak sa loob. Tapos, iikot mo, huhugutin mo na, saksak mo yung 10 speed. O kaya 9 speed na gusto mong speed. 1,000 speed man yan, saksak mo dyan, kung kasa man. Okay? Kung maisasaksak mo at kasha, is good para sa'yo. Mas madali kasi mag-upgrade pag ganito. Mas madaling hanapin yung pyesa, ganyan, kaysa sa thread type, guys. Yun lang yung masasabi ko, kaya mas gusto ko ang cassette. At saka, madaming bearing. Yun, guys. Kasi, eto, guys, dalawang bearing lang to. Stock to eh, solo knob. At saka ang bigat. Hindi kagaya nung maxzone aggressor guys. Ang laki nung difference. Kasi dati nung stock to, tas umaahon akong sungay, sobrang hirap. Tapos ngayon na medyo na-upgrade ko na, napagaan ko yung bike ko. Gumagaan yung bike ko at nabubuhat ko yung bike ko. Ang nagpapabigat na lang dyan guys ngayon is yung shock. Kasi yung shock guys, bakal. Coil type, okay? So, ano pa maaaring katanungan nyo na kaya kong sagutin is, comment lang kayo, huwag kayo mahihiya kasi wala din naman akong ginagawa. Estudyante lang ako. Kasi kung may magko-comment man dyan, makikita ako agad dyan kasi YouTube lang, COC lang ako. Yan lang ginagawa ko ngayon at pagbabike, yan lang ang interest ko. Hindi ako mapag-vlog ng cycling ano namin, tsaka yung pinag-ensayuhan ko, yung long ride namin kasi... Wala akong gamit.
So pasensya na, tsaka hindi niya pa naman hinihiling eh. So kung ano pa lang yung mga katanungan niyo na maaari kong sagutin, yun pa lang kasi yun pa lang yung nakakapagpataas ng views na aking YouTube channel. So guys, supportahan niyo naman ako. So sana makasubscribe kayo, no. So please sa whatever. So yun lang naman ang hinihiling ko. At tsaka i-like niyo na lang kahit hindi niyo na i-share, guys. So thank you. Tsaka, ano pa ba? Ano ba bang maaaring yung tanong? Mag-comment na lang talaga kayo, ha? Okay, so, yun lang. Wala na. Madami akong mga, tsaka guys, marami pala akong, mga dinidiscover pa na maaaring technique sa paglilinis ng kadena, sa paglilinis ng bike, ganyan. Kasi meron na akong bike na yung kumbaga kung paano ako maglinis, meron na akong vlog doon. So panoorin niyo na lang, guys, ha. Salamat sa suporta. So, 'yon. 'Yun lang ba? Bye-bye. Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please sarakabar sarakarai sarak sarakap whatever.